Hello mga ka-friendship, for today's video ay magtanim tayo ng pinopropagate natin noon at ngayon atin ang itanim kasi maulan-ulan na pwede na siyang itanim. Mga ka-friendship, tingnan niyo yung birds of paradise na mumulaklak na dito. Hindi ko na malayan ito. Ngayon ko lang at ito nakikita at piniflex ko lang. Ang ganda na niya mga ka-friendship. First time pa itong nakapamumulaklak. Ito, nakuhanin na natin ang ating itanim ngayon. Itong Marian, noong mga 4 months na siguro itong pinopropa ko mga ka-friendship. Hindi ko lang natandaan kung anong months ito pinopropa. Basta meron akong video dito na pinopropa ko. Hindi ko na lang namalayan kung anong months. At ngayon, kailangan nang itanim ang kanyang sibulba kasi malaki-laki na. At kailangan na itong i-transfer sa pot para maganda ang kanyang tubo. Maganda na magtanim ngayon, maulan-ulan. Ito na mga ka-friendship ang ating pinopropa. Itong mother na Marian ang pinopropahan natin nung nakalipas na mga ilang buwan na ba yun? Mga almost 4 months. Siguro mga 4 months, hindi ko natandaan yung exactly na date. Hindi ko natandaan yung exactly date. At saka, ito ang pinopropa. At ito na ang mga i-transfer natin ngayon. Piliin lang natin yung mga nagsilakihan na. At atin na lang silang isama-sama sa isang pot. Mga tatluhan siguro sa isang pot para parang ganito mga ka-friendship. Tingnan nyo. Hindi ito Marian, Dieffenbachia. Ito, anong klase ito mga Dieffenbachia? Dieffenbachia ito, pero hindi ito Marian. Nakalimutan kong ID nito. Pero itong Marian, ito ang pinopropa natin. At nagsilakihan na ang mga, mayroon pang maliit dito na hindi pa masyadong nakaangat. At itong mga medyo malalaki na, ito ang ating tanim dito. Bubunotin na lang natin ito mga ka-friendship at dandahan lang sa pagbunot para hindi masira ang kanyang mga ugat ba. Tingnan niyo mga ka-friendship. Ang ganda ng kanyang mga dahon. Mga tatlong puno lang ilagay natin dito at saka ito po. Dahan-dahan lang para hindi masira ang kanyang mga ugat. Tingnan niyo, nakakabit pa siya sa kanyang puno. At saka itong isa, kunin pa natin. Siguro mga tatlong puno lang ang itanim natin ngayon mga ka-friendship. Tsaka na lang yung iba. Kasi hindi pa sila masyadong naglago. Kulang pa sila sa tubo ba. Eto na, itanim na natin mga ka-friendship. Ang palagi ko lang minimixture sa lupa natin ay yung ipakukupit mayroong charcoal yung pinipino-pino at saka mayroong konting lupa lang para hindi naman mabigat pag iangat-angat mo ba. Pag maglago na ito at pwede na nating i-decor sa loob ng bahay pag angat, kasi yung kung maraming lupa mabigat iangat. Ganito lang ako magtanim mga ka-friendship. Pabalik-balik lang ang aking stelo ba sa paglagay ng lupa. Kahit anong tanim ang itanim ko, yan na ang nakasanayan ko na mixture ba. At lagyan naman natin ng fertilizer. Kasi yung tanim, pag hindi mo lagyan ng fertilizer, hindi yan maglago kung lupa lang ang asahan natin ba, yung mixture lang ang asahan natin. Wala na silang makuha na vitamins ba. Kahit anong fertilizer ang ilagay mo, organic ba or yung
binili mo sa tindahan, okay lang yun para maglago naman ba? Hindi lang puro tubig at saka mini-mix mo, hindi yan maglago. Kailangan maglagay ka rin ng fertilizer para makita mo naman ang kanilang magandang tubo ba. Ito na mga ka-friendship, malapit na tayong matapos. At mayroong nagsiawita namin dito, oh, mga ka-friendship, yung mga abon. Saka mayroong tilaok ng manok. Yun ang maririnig dito sa aming lugar mga ka-friendship kasi probinsya namin, maraming mga alaga ng hayop. Ito na mga ka-friendship, tapos na tayong nagtanim ng ating pinopropagate noon na Dieffenbachia Marian at saka itong isa, Dieffenbachia din ito at hindi ko alam kung anong ID nito. Paki-comment naman kung sinong may alam nito na Dieffenbachia para malaman ko. Okay, bye-bye. Thank you. God bless.